Pero sa tingin ko, under to mga kapwa. Sa tingin ko lang ha. Lagyan lang natin ng konting red. Ang dami lagi nagtatanong sa akin na ng mga kapwa kung ano yung specific na pihit, kung ilang turns yung mixing screw, ganyan-ganyan. Walang specific yan mga kapwa, tansyahin nyo lang. Minsan tumatama pero minsan hindi. So ang pihit ko dun sa dati kong mix mga kapwa, yung nakakabit dito, 2 and 3 4 turns, yan kung gusto nyo malaman. 2 and 3 4 turns, 130, 38 na jetty. Yun, sinisinok tsaka medyo nangangabayo. Medyo ano siya, kumbaga sa pagitan ng optimal tsaka ng lean, nandun siya. Ayan, no? Brownish na medyo whitish. So ayan na mga kapwa. Maganda naman ang sunog so far, maganda sunog ng carburetor. Alright, confirmed. Nag-hesitate siya sa max RPM. Max RPM. Nag-hesitate siya sa ano, sa full throttle natin. Alright, so yung last video natin mga kapwa, nag-reveal tayo ng jettings, which is eto 130 and 38. Yung slow jet natin 38, yung main jet natin ay 130. Alright, papalitan natin to ng bagong jettings. Ang ipapalit natin ay, alright, ayan mga kapwa, number 120 yung ipapalit natin. Medyo malabo, no? Ayan, malabo talaga yung text niya, ayan, 120. Tapos ang slow jet natin, saan napunta yun? Ito. To slow jet natin mga kapwa, 25, ayan kung makikita nyo, 25. Ang target ko talaga mga kapwa na testingin dito ay 118 lang. So ayan kung makikita nyo, ang nakuha natin ay 120 dahil wala nang available na 118. 118 lang muna sana gusto ko yung testingin kasi gusto ko muna yung magsimula ako dun sa pinakang maliit na pwede kong ilagay. So 118, pero wala. Ito 120, titingnan natin mga kapwa kung tutuga na siya dito. Kapag tumuga, syempre, titingnan natin mamaya, meron tayong test drive mamaya. Kabit na natin itong jettings natin. Walang duga mga kapwa, ito kabit na natin. Sabi nung pinagbilang ko nito ay original daw to, di umano. Kaya shoutout kay Chris, ayan, shoutout kay Chris, kay Kuya Chris ng pila. Tingnan natin kung ubra ang ating jettings. Nahanap yung main jet, nakakabit na pala. Main jet, kabit na natin, okay. Alright, okay na yung main jet natin. So ngayon mga kapwa, puputulan ko lang to ng ano, nang bahagya kasi masyadong mahaba itong fuel line natin eh. Minsan natitigangan itong aking filter. So sukatin ko muna kung hanggang saan ibabawas ko. Takpan na natin ito mga kapwa dahil wala na tayong gagalawin dito. Tansyometer muna natin kung hanggang saan ipuputol natin. Alright, so puputulin natin siya hanggang dito mga kapwa, hanggang dito. Tansyometer again. A few moments later. Tara, try na natin ito, salpak na natin. At isa pang nanotice ko no mga kapwa, kitang-kita nyo yung adjustment natin sa karayom. Mamaya papakita ko sa inyo yung karayom, no? Karayom setting natin. Makikita nyo doon na sagad na sa linyong ano natin, setting ng karayom. Kaya malaki talaga ang jettings natin ng main jet. Kaya kailangan natin magpalit ng bahagya. Ngayon nga lang mga kapwa, medyo matindi-tindi yung pagpapalit natin ng jettings, ano, kasi malaki. Malaking diferensya niya. So ang nakakabit sa kanya 130. Kinabitan natin siya 120. So medyo malaking diferensya, ano. Gis agad 'yun na bago. Pero titingnan natin. Bunutin na natin at kabit na natin ang ating fuel line. Pinatulo ko talaga mga kapwa. Gawa nung sinalpak natin. Diyan ko muna 'tong basahan. Alright, salpak agad. Pandarin ulit natin to na mga kapwa. Babalik ko lang yung karayom ko sa gitna para standard yung ano natin, yung position ng karayom. Alright, so dito naman tayo sa karayom natin. Ginawan ko nga pala ng discard ito na mga kapwa. Stock cable pa rin yung ginamit ko, yung
SGP, ano, straight from SGP yung ginamit ko na kable dito. Ang ginawa ko na lang, pinrain ko yung nipple niya, ayan, oh. Kinudkod ko siya para mag-fit siya dun sa butas ng ano natin, ng tawag dyan, ng piston natin. So ngayon, balik natin yung karayom natin. So ito mga kapwa, ewan ko kung kita nyo, no? Pero ang setting ko ng karayom, nasa number 1. Ayan, tama na tayo, no, mga kapwa. Number 1 yung nasa taas, 2 yung sunod, 3, 4, 5. Yung number 5, pinaka-reach. So sa ngayon mga kapwa, yung kitang-kita nyo, nasa number 1 yung setting natin. Ilalagay natin yan sa number 3 para standard tayo. Alright, nasa number 3 na. Balik na natin. Alright, ito na. Malapit na ang moment of truth. Bubuhayin na natin ito maya-maya lang. No cut tayo, no cut. Buhay pa yung camera? Ah, buhay pa. Alright. Tap lang natin ito ng ayos. At testingin na natin ang timano. Walang warm-up yan, ano mga kapwa, walang warm-up. Sana umandar. Pero sa tingin ko, andar to mga kapwa. Sa tingin ko lang ha. Lagyan lang natin ng konting rev. Diba? Sabi naman sa inyo, andar yan. Asa lang natin minuto, tas tamang tuning ulit tayo ng mga kapwa. Hindi pwedeng hindi tayo mag-tuning dito. Right, so far mukhang maganda ang tono. Hindi ko pa binabago yung ano natin, ha. Yung tawag doon, mixing straw natin, wala pa akong binabago. Hindi pa rin nakakabit yung velocity natin ngayon, mga kapwa. Pero tara. Testingin muna natin dun sa dulo namin. Testingin natin kung may pinagbago sa performance. So far ha, medyo natutuwa ako sa tono nito. Yung nga lang, medyo mataas yung idle. Tabaan lang natin yung idle screw natin. Pag masyadong mataas ang minor mga kapwa, nagbabackfire talaga. Ngayon, yung mga, yung iba, sinasabi nila, lagi nilang sinisisi yung, tawag doon. Ano man tawag dito? Ito nasa ibabaw. Breathe, eh ano? Wala naman siyang backfire gaano, no, mga kapwa. Pero totono pa natin to. Maya-maya. Ayan, medyo hindi pa rin stable yung idle. Pero wala pa tayong ginagalaw sa mixing screw natin. Idle lang ginagalaw natin. Titina natin. Alright, papakaramdaman ko kung mas malakas siya o mas mahina compared dun sa naka 130 tayo. Launch, ha? Baka malakas naman. Ewan ko lang sa dulo, ano, mga kapwa. Kasi hindi ko pa natatry sa dulo to. Pero we'll see. Tama-tama, may friendly game ako mamayang hapon. Try natin kung maganda ang jettings na to. So far, malakas eh. Malakas nga umangat eh, oh. Sa minor naman, ayan, kitang-kita niya naman mga kapwa. Stable naman yung minor niya, pero
medyo nagda-drop siya bigla-bigla. Mamaya natin ito, no, kapag mainit na yung makina, malamig pa kasi. Agot muna nga tayo isa. Ayun, bigla nag-drop yung idle ko. Nakalimutan ko yung kabit, yung velocity. Tunan na natin mga kapwa. Tuning natin to. Ang dami lagi nagtatanong sa akin, ano mga kapwa, kung ano yung specific na pihit, kung ilang turns yung mixing screw, ganyan-ganyan. Walang specific yan mga kapwa, tansyahin nyo lang. Minsan tumatama, pero minsan hindi. So ang pihit ko dun sa dati kong mix mga kapwa, yung nakakabit dito, 2 and 3 4 turns, yan kung gusto nyo malaman. 2 and 3 4 turns, 130, 38 na jetty. Alright, kalahati, isang buo, 1.5 muna. One and a half turn yan mga kapwa, ang position ng needle natin nasa gitna. Wait lang, papalit lang pala ako ng angulo ng camera natin. Alright, ayan, medyo mas wide na yan. Sa pakiramdam ko ha mga kapwa, sa pakiramdam ko parang medyo humina siya. Parang ha, ewan ko lang sa duluan mga kapwa. Nanibago ako kasi nag-open 5 tayo na nakaraan, masyadong malakas. Ganda ng performance ni Victoria dun sa open 5. Painiti lang muna natin yung makina mga kapwa. Ulit natin. Halos ganun pa rin naman, pero hindi ko alam talaga ano mga kapwa. Sa pakiramdam ko parang medyo humina siya sa arangkada. Ewan ko lang sa dulo, ayan, makikita niya mga kapwa, hindi stable yung idle natin. Huwag muna tayong tumingin sa spark plug, adjust ko muna yung karayom ngayon. Oro mismo, adjustan tayo ng karayom. Lagay ulit natin sa lean. Sa number 1. Stable naman yung idle mga kapwa, walang puga katulad ng dati. Pero alam nyo naman tayo, no, hanggat maaari, kukunin ko yung juice na kayang ibigay ni Victoria. Right. Sa number 1 ang position ng ating karayom. The best talaga kapag matetesting natin to sa mahaba o sa long stretch. Alright. Gusto ko kasi mga kapwa, ano, kasi kapag ka yung nakabit sa akin dati, yung 130, 38, kailangan igas mo pa siya ng konti kapag kabubuhayin mo. So almost lahat naman ng big carb, ganun, ano. Pero once na nabuhay na siya, tuloy-tuloy na yung idle, wala nang problema. At saka kitang-kita nyo naman yung tono, maganda naman ang performance. Pero sa ngayon, ang gusto ko kasi, makuha ko yung tono na kahit hindi ka mag-silinyador, mabubuhay pa rin. Parang ganun.
Hanapin pa natin to mga kapwa. Hindi tayo papayag na hindi natin mabibigay yung full potential ng Jettings na to. So far magandang binibigay kaso medyo hindi pa perfect yung tono niya mga kapwa. Lean out pa natin, lean out. Sobra. I-enrich natin. Wala talaga specific na bilang mga kapwa. Huwag kayong maniniwala din sa mga nagsasabi na ganito ang gawin mong bilang. Tutuga yan, promise. Walang ganun mga kapwa. Tansyahin nyo lang. Yun. Sinisinok tsaka medyo nangangabayo. Yun ang dapat matanggal natin mga kapwa. Oh, mainit na yan. Mainit na yung makina. Napaso na ako eh. Medyo malakas yung backfire niya ngayon mga kapwa. Pero hindi tayo papayaga. Hanapin natin ang tono niyan. Pwede kayong mag-experiment sa tuning ng carb niyo mga kapwa. Huwag kayong matatakot. Babalik nyo lang sa dating posisyon. Ayan, tulad niyan. Masyadong lean. I-enrich lang natin. Ganun lang kadali yun mga kapwa. Ayan. Ayan yung issue natin. Kapag masyadong mataas ang idle, malakas talaga ang backfire mga kapwa. Ay, medyo nawawala na yung backfire. Medyo nawawala na yung backfire. Konti na lang yan. Alright, umuwi muna tayo at ibalik natin yung velocity cap. Kasi yun ang pinakang ano natin eh. Tawag ba doon? Pinakang setting talaga natin, nakakabit yun. So yung last na video natin, yung mga last na video natin, friendly game, mga kung ano-anong testing, nakakabit yung velocity cap natin. Sa ngayon, kabit natin, tingnan natin kung tuga to. Sa ngayon, so far mga kapwa, tuga na yung carb, kitang-kita nyo naman. Wala nang pugak. Diba? Ika lang. Diba? Walang pugak. Tapos stable na rin yung idle. Medyo nakukuha na natin mga kapwa. Sa tingin ko, mga 90%, again, 90%. Sabay na rin natin ang reading ng spark plug tapos kabitan natin ang velocity cap. Lipin natin, live na live, mainit pa. Okay lang magluwag mga kapwa kapag mainit. Wag na wag lang kayo maghihigpit kapag sobrang init ng makina. Mag-iingat kayo maghigpit mga kapwa kapag mainit ang makina. Ayan, yung basa ng spark plug natin. Kita nyo? Brownish. Almost perfect na sunog na mga kapwa. Ayan o. Medyo ano siya, kumbaga sa pagitan ng optimal tsaka ng lean, nandun siya. Ayan o.
brownish na medyo whitish. So yan na lang mga kapwa. Maganda naman ang sunog so far. Maganda sunog ng karburador. Try lang natin to sa duluhan. Malalaman natin yan. Medyo palalamigin ko muna yung makina bago ko kabit yung spark plug. So sa ngayon, kabit na natin yung velocity cap. Alright, kabit na natin yung spark plug. Medyo mainit pa yung makina mga kapwa, pero ingatan na lang natin ng paghigpit. Hindi kasi kailangan ng sobrang higpit ng spark plug mga kapwa, dahil long tread yan mga yan. Mahaba yung tread niyan, kaya makapit yan kahit konting pihit mo lang. Alright, nakabit na. Tara, testingin ulit natin mga kapwa at bibigyan ko na to ng hatol. Kung mag-i-stick ba tayo sa 120 o magbabalik tayo sa 130. Let's go. So far, maganda. Medyo nag-hesitate lang siya mga kapwa sa high throttle. I mean sa 3/4 hanggang full throttle, medyo nag-hesitate lang siya. Pero babawiin natin sa karayom yan kasi naka-lean out pa yung karayom natin. Atin mag-launch. Confirm. Nag-hesitate siya sa max RPM. Max RPM. Nag-hesitate siya sa ano, sa full throttle natin. So, ibabalik natin sa standard yung karayom niya kasi naka-lean out kasi yan eh. Nasa number 1 yung position ng karayom natin. So, i-standard natin. Medyo mahaba na yata yung video, pero yun nga mga kapwa, no? Kung hindi naman kailangan, kinat ko na yung mga ano, yung mga hindi kailangan na video, huwag kayong mag-alala mga kapwa. Kasi baka mabiktima na naman kayo ng short video na mahaba. Lagay natin ang karayom natin sa 3 standard. Medyo siguro kinukulang siya sa full throttle. Kaya ganon. Kinukulang siya ng supply o masyadong sumosobra na yung hangin. Ngayon, maganda ang maraming hangin mga kapwa, pero masama din kapag sumobra na. Lalong-lalo na kung naka-stock spark plug ka lang, stock coil, stock engine, ayan. Ayan yung mga kinoconsider natin kapag ka masyado tayong sumosobra sa hangin. Alright, standard setting tayo. Try ulit natin mga kapwa, flying na lang tayo.
kasi nag-hesitate ngayon mga kapwa. Okay na siya sa full throttle. Pero kung ikukumpara ko dun sa 130, parang medyo mas malakas talaga yung 130 sa power. Mukhang maganda. Last na to mga kapwa, last na. Kaying lang, kaying. So far, okay naman ang performance. Pero titingnan natin sa duluhan mga kapwa. Ito na lang gagamitin ko muna ng jettings din sa friendly game namin ng isang subscriber natin dyan sa bae. Try daw niya. Gusto niya matesting dito kay Victoria. So pagbibigyan natin. Itong jettings ito ay kakabit ko mga kapwa. Itong 120, 25 ba yun? Basta yun. Ang gagawin ko na lang mga kapwa, hanapin ko na lang yung stable na idle, which is hindi ko na isasama mga kapwa dahil masyado nang habang video. Napaka-strict ng idol natin mga kapwa. At konting tip lang ano, yun nga sabi nga sa inyo, walang specific na pihit dyan. Tansyahin nyo lang, tamang higpit, tamang luwag. Update ko kayo kapag 100% natono na ulit natin. So once again mga kapwa, maraming maraming salamat sa silidong suporta. Maraming maraming salamat sa pag-antabay sa atin ano? So ride safe and keep safe everyone. Bye bye. So yan, kitang-kita nyo, namatay yung idol. Ibig sabihin, working on tuning pa tayo mga kapwa. Tuning-tuning pa tayo hanggang sa makuha natin yung stable na idol na ito. So once again, maraming maraming salamat sa lidong suporta. Bye-bye! Alright, so far yan mga kapwa. No, konting tono lang ulit tayo. Kitang-kita nyo naman. Stable na ulit yung idle. Wala lang tayong problema. So yun lang. Baka sabihin na naman ng iba, kinat mo lang kasi hindi mo kaya itono yung carbs. So yan mga kapwa, naitono na natin yung carbs. Stable idle tayo. Walang backfire, backfire. Alright, so try natin to sa duluhan. So once again, ride safe and keep safe everyone. Bye-bye. Alright, so ngayon mga kapwa, naikabit na natin yung 120 na main jet at saka 25 na pilot jet. At ito mga kapwa, ito ang hatol ko. Hindi ko to nagawa nung video natin kasi alam nyo naman, ang testing natin dito lang sa maigsi. Well, nung natry ko siya sa long distance, napadaan ako ng highway kasi may binili lang ako doon. Ano. Natesting ko siya sa highway, tapos ang performance niya para sa akin mga kapwa, ang nakita ko, medyo pigil siya sa full throttle. So kinakapos siya sa gasolina. So yung 30 na carb mga kapwa, yung 120 na main jet, ay kumbaga para sa akin kinakapos. Kumbaga para sa akin talaga ano mga kapwa, para sa akin ang nararamdaman ko is para siyang kinukulang sa gasolina or sayang yung potential na kaya ibigay ng carb. Imbis na mabibigay niya yung 100% na potential niya, ay hindi niya talaga mabigay dahil dun sa mas maliit na jet na kinabit natin. So hindi compatible mga kapwa yung 120 na main jet. Pero dun sa pilot jet, huwag muna tayo mag-focus. Mag-focus lang tayo dun sa main jet na 120. Yung 120 na main jet mga kapwa, kapag naka-full throttle na ako, kinakapos na siya. Parang kinukulangan na siya sa gasolina. So yun lang ano mga kapwa. Syempre trial and error tayo, no? Maghahanap tayo ng pinakatamang jettings para sa motor natin. Dahil nalalaksan talaga ako dito sa 130 na main jet. Sobrang laki talaga mga kapwa. So hanap tayo ng alternative na jet dito. Para nang sa ganun eh, hindi naman masyadong sobrang lakas sa gasolina ng motor natin. So yun lang no mga kapwa, sana nag-enjoy tayo. At pasensya na no mga kapwa dahil yun, akala ko okay na yung jettings na yun, akala ko sasapat na siya pero hindi pala. So yun lang no mga kapwa, abangan nyo yung mga trial and errors natin. Abangan nyo, magta-try ulit tayo ng another jet pa na po pwede sa motor natin. So yun lang mga kapwa, ride safe and keep safe everyone. Bye-bye.